Hello, my loves! Ang title po ng story natin ngayon ay College Horror Stories. Ikaw, my loves, may nakakatakot ka bang experience noong nag-aaral ka pa? Share mo naman yan sa comment section natin sa baba at babasahin ko po yan, promise, my loves. Huwag nyo rin pong kakalimutan na ilike ang video ng ito. Maraming salamat po! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Nakakamatay na plauta. Namayani ang hiyawan at tawanan sa silid ng mga college student dahil sa isang estudyanteng kanilang pinagdidiskitahan. Ang kawawang estudyante ay si Jeremy. Tahimik at mahinhing lalaki si Jeremy, kung kaya't ang mga kaklase niya ay madalas siyang pag-initan. Hindi maintindihan ng binata kung bakit nila yun ginagawa, gayong wala naman siyang ginagawang kasalanan. Sa katunayan, nagsisikap siyang maging kaibigan ng lahat kahit na basura lamang ang tingin sa kanya ng mga kaklase. Bakit ba kasi dito ka pa nag-aral? Dapat doon ka na sa school ng mga nerd. Bagay ka doon! Pangungot siya ng maangas at mayabang na si Jacob. Hindi makapagsalita si Jeremy dahil alam niya na kapag ginawa niya ay malilintikan siya. Ilang beses na rin siyang nakatanggap ng batok at suntok mula kay Jacob. Lahat ng iyon ay tinanggap niya at kinimkim. Since wala pa tayong prof, mga classmate, sasayaw si Jeremy sa harap para i-entertain tayo. Gusto niyo ba yun, guys? Pagkasabing yun ni Jacob ay naghiyawan agad ang mga kaklase niya. Ang mga mata ni Jeremy ay nagsimula ng maging aligaga. Natataranta na naman siya at nape-pressure. Wag, ayoko. Hindi ako marunong sumayaw. Wika ng binata habang nakayuko. Nagalit si Jacob sa kanya kaya nakatanggap kagad siya ng sampal. Sa lakas ng sampal ay biglang nanahimik ang mga estudyante. Sasayaw ka ba? O sasampalin kita ng marami sa muka? Maangas na tanong ni Jacob. Bakit niyo ba itong ginagawa sa akin? Naiiyak na tanong ni Jeremy. Sa buong college days kasi ng binata ay paulit-ulit na lang na ganito ang nangyayari. Wala kang pakialam. Napapasaya mo kami sa kahit na anong paraan na ipinapagawa namin sa'yo. Wika ni Jacob habang hawak ang buhok ni Jeremy. Wala nang nagawa si Jeremy kundi sundin ang gusto ng mga kaklase niya. Ang mga matang nakatitig sa kanya ni Jacob ang nagbibigay sa kanya ng banta. Na anumang oras ay masasaktan siya kapag may sinuway siya sa utos. Pagkatapos ng tawanan at kantsawan, naiwang mag-isa si Jeremy sa kanilang silid. Nakasarado ang mga kamao niya habang umiiyak. Makakaganti rin ako sa inyo. Lalo na sa iyo, Jacob. Galit na wika ni Jeremy habang nakayuko. Basang-basa na ang kanyang notebook dahil sa kanyang mga luha. Umasok ang malakas at malamig na hangin mula sa labas. May kakaibang naramdaman si Jeremy sa kanyang likuran. Gusto mong makaganti? Isang boses ng babae ang kanyang narinig. Pagharap niya sa likuran ay bumungad sa kanya ang isang babae rin na naka-uniform. Sino ka? Nagtatakang tanong ni Jeremy. Tawagin mo akong Brenda. Pero hindi naman mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung paano ka makakaganti sa mga salbaheng yun. Wika ng babae, sabay binigyan siya ng makahulugang tingin. Makaganti? Bulag ka ba? Kita mong marami sila. Paano ko makakaganti? Wika ni Jeremy. Simple lang naman.
tugon ng babae. May inilabas itong maliit na plauta. Ha? Para saan naman yan? Tanong ng binata kay Brenda. Babanggitin mo lang ang pangalan nila. Tapos, sabay hipan mo ang plauta. Hintayin mo lang kung anong mangyayari sa kanila. Wika ng babae. Inabot ni Jeremy ang plauta at nang makalingat lamang siya, ay bigla nang nawala ang babae. Nagtataka siya dahil wala naman siyang nakitang lumabas ng pinto. Brenda? Tawag niya, ngunit wala nang tumugon. Pag-uwi ni Jeremy sa kanilang bahay, ay wala siyang ibang tinitigan kundi ang plauta na bigay ng babae. Nagdadalawang isip siya kung susundin niya ang sinabi ni Brenda. Sa kabilang parte kasi ng kanyang utak ay tila naniniwala siya sa mga sinabi ng babae. Kinabukasan ng umaga, nasa pasilyo pa lang siya ng kanilang eskwelahan ay nakasalubong niya na kagad si Jacob at ang mga barkada nito. Hoy! Halika nga rito! Tawag ni Jacob sa kanya nang mapansin siyang nagmamadali. Nakayukong lumapit si Jeremy sa kanila. Nanginginig ang mga kamay sa takot. May sagot ka na sa assignments? Pakopya ako! Maangas nitong sabi. Umiling lang si Jeremy pero ang totoo ay nakagawa na siya ngunit ayaw lang niyang magpakopya. Mabilis na dumapo ang palad ni Jacob sa pisngi ni Jeremy. Kinaladkad siya nito papunta sa dulo ng kanilang eskwelahan. Binalandra siya sa mga nakatambak na upuan. Hindi ka magpapakopya? Bakit? Lalabang ka na? Galit na tanong ni Jacob. Sumubsob sa sahig si Jeremy nang sipain siya ni Jacob. Sinundan pa yon ng mga sipa ng kasama ni Jacob. Sa halos walang tigil ng pambubugbog ay nagkanda ubo-ubo na si Jeremy. Naiyak na lang siya nang iwan siya nila Jacob na nakadapa sa sahig. Matapang ka lang kasi, tito mo yung may-ari ng school. Umanta ka sa akin. Wika ni Jeremy na bakas ang puot at galit sa kanyang boses. Binanggit niya ang pangalan ni Jeremy at ng iba niyang kaklase na madalas nitong kasama. Sige Jeremy, tama yan. Patugtugin mo na ang plauta. Boses ng babae na bumubulong sa kanya. Gusto ko silang mamatay para mawala na sila sa buhay ko. Wika ng binata. Matutupad ang kagustuhan mo kapag pinatugtog mo na yan. Sige na Jeremy, gantihan mo na sila. Sulsul pa ng babae sa kanyang isip. Pinatugtog ni Jeremy ang plauta noong mga sandaling yon. Bumalik siya ng kanilang room at saktong nandoon sila Jacob. Normal lamang ang lahat habang nakikinig sila sa kanilang prof. Hanggang sa maya-maya, sa kalagitnaan ng pagtuturo ng kanilang guro, ay biglang tumayo sila Jacob. Parang walang narinig ang mga ito. Dire-diretso lang silang lumabas ng silid. Hinabol sila ng kanilang profesor, ngunit napatili na lamang ang kanilang profesor. Si Jacob at ang kanyang kabarkada ay bigla na lamang tumalon mula sa ikalimang palapaga. Kinabahan si Jeremy ng mga oras na yon, ngunit may kakaibang saya rin para sa kanya. Basag ang bungo at bali-bali ang mga buto nila Jacob. Dead on the spot ang mga ito. Nakahinga na ng maluwag si Jeremy dahil sa wakas, wala nang mangungutya at mang-aapi sa kanya. Magmula noon, naging malakas na ang kanyang loob dahil sa nakamamatay na plauta. Wakas. Kwarto o kwarto.
Nanginginig na naman sa takot ang dalagang si Jovelyn nang makita ang kanyang mga grades. Puro 5 siya sa lahat ng subjects. Sapat ng dahilan para sumabog na naman sa galit ang kanyang tatay. Anong gagawin natin ngayon, Jovelyn? Wala kang pinasang subject nyo kahit na isa. Tanong ng kanilang professor na si Alvaro. Sir, kahit ano pong project gagawin ko, makapasa lang po ako. Sir, parang awa nyo na. Ayokong mapugpog ng tatay ko. Nagmamakaawang wika ng dalaga. Okay, sige. Ipapasa kita ngayon. Pero mag-iisip pa ako kung anong pwede mong gawin para bayaran yung grade na yon. Sabi ni Alvaro sa dalaga, nabuhayan ng loob si Jovelyn ng mga sandaling yon. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong profesor, hindi niya maiwasang hindi humanga. Napakagwapo at napakatalino pa ng profesor nila. Halos lahat ng estudyanteng babae sa kanila ay hinahangaan ang lalaki. Sabi nga ng iba ay kahit mahigpit ang garter ng panty mo, malalaglag pa rin ito kung si Alvaro ang dadaan. Kinagabihan ay nakatanggap ng text si Jovelyn mula sa kanilang profesor. Maaga kang pumasok bukas. Ibibigay ko ang special project mo. Wika ng profesor sa text. Napangiti na lang ang dalaga habang naglalakad siyang papunta sa isang convenience store. Bago siya makapasok ng convenience store, ay naramdaman niyang tila may sumusunod sa kanya. Ngunit paglingon niya sa likuran, ay wala naman. Ha? Kuni-kuni ko lang yata. Bulong na lang ni Jovelyn sa kanyang sarili. Kinabukasan ay maagang pumasok ang dalaga. Pinuntahan niya agad ang profesor nila sa silid nito. Oh, Jovelyn, maupo ka. Wika ni Alvaro kay Jovelyn. Mahinhing umupo ang dalaga sa upuang katapat ng profesor. Ilang minuto siyang tinitigan ni Alvaro at hindi niya alam kung bakit. Sir? Tawag ni Jovelyn. Tila ba nakabalik sa katinuan ang lumulutang na isip ng profesor? Gusto mong makapasa, hindi ba? Nakangiting tanong ni Alvaro. Opo, sir. Please, malalagot po talaga ako sa tatay ko kapag po nalaman niyang bagsak na naman ako. Naiiyak na sabi ni Jovelyn. Mga ilang sandali lamang ay may inilapag na papel ang profesor sa ibabaw ng lamesa. Basahin mo. Wika ng lalaki. Dinampot ni Jovelyn ang papel at binasa ang laman nito. Nagtaka ang dalaga dahil ang nakasulat lang doon ay kwarto o kwarto. Sir? Ano po ito? Nagtatakang tanong ni Jovelyn. Alam kong alam mo yan, Jovelyn. Wala ka ng choice, kundi tanggapin yan. Sige ka, baka kung anong gawin sa'yo ng tatay mo. Ayaw mo nun, hindi ba? Sabi ng profesor sa kanya. Maraming bagay pa ang sinabi ni Alvaro sa dalaga. Hindi maintindihan ni Jovelyn kung bakit sa huli ay pumayag na lang din siya. Natagpuan na lamang niya ang sariling nasa loob na ng sasakyan ng profesor. Dinala siya ng lalaki sa sinasabing rest house ni Alvaro. Ngunit pagpasok nila sa bahay na yon, ay nakaramdam na kaagad ng pagkahilo si Jovelyn. Dahilan para tuluyan na siyang mawalan ng malay. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili nang siya ay magising. Nasa loob siya ng isang silid na puno ng mga ribulto ng demonyo. Sa kanyang harapan ay may isang altar ni Lucifer. Gising ka na pala. Nandito ka sa lugar ng Panginoon ko. Wika ng profesor niya na nakaupo sa gilid.
Sumiksik agad sa sulok si Jovelyn nang makitang may hawak na itak si Alvaro. Anong gagawin mo sa akin? Tanong ng dalaga. Hindi ba halata? Iaalay ka sa Panginoong ko. Wika ng profesor. Akala ko ba magtatalik lang tayo para sa grades ko? Bakit tayo nandito? Bakit mo ako papatayin? Naiiyak na sabi ni Jovelyn. Tumayo at naglakad ang profesor papunta sa kanya. Lalong kinilabutan si Jovelyn nang makitang itinutok na sa kanya ang dulo ng itak. Nagkamali ka yata ng akala, Jovelyn. Yung mga katulad mo ang madaling maloko. Tumatawang sabi ni Alvaro. Tatakbo sana ang dalaga palabas ng pinto, ngunit nahawakan siya sa ulo. Binalandra siya sa pader dahilan para mapaupo sa sahig ang dalaga. Ay, pasensya ka na, Jovelyn. Pero kailangan kong mag-alay sa Panginoon ko para tuloy-tuloy ang biyaya niya sa akin. Wika ng profesor sabay humalakhak. Parang nababaliw na ang lalaki sa mga sandaling yon. Ibang-iba na ang profesor na kaharap niya. Malayong malayo sa maginoo at mabait na nakilala niya noon. Kumuha na ng balde si Alvaro para pagsahuran ng dugo ni Jovelyn. Nanlalaki at nangiginig ang buong pagkatao ng dalaga sa mga sandaling iyon. Ilang beses niyang tinawag ang mga santo, ngunit tila ba walang nakakarinig kay Jovelyn. Sir, parang awa mo na. Gusto ko pang mabuhay. Please, pakawalan mo po ako. Wika ng dalaga, ngunit hindi rin siya pinakikinggan ng profesor. Sinipa siya ni Alvaro sa sikmura. Napaluhod ulit ang dalaga sa sobrang sakit na naramdaman. Naramdaman na lang niya na nakaamba na yung itak ni Alvaro. Ano mang oras ay hahatawi na siya ng kanyang profesor. Paalam, Jovelyn. Sa impyerno ka na lang kumuha ng kwarto. Wika ng lalaki. Ngunit bigla na lang nitong nabitiwan ang itak. Napahawak na lang sa ulo ang profesor at dumadaing ng sakit. Nahilo si Alvaro at napasandal sa altar. Naalala ni Jovelyn na noon pa may sakit ng ganito ang kanyang profesor. Bagay na sinamantala niya nung mga sandaling yon. Kahit nahihilo at masakit ang katawan, tumayo si Jovelyn upang makaalis doon. Paglabas niya ng bahay ng profesor ay sumigaw siya ng sumigaw ng saklolo. Hanggang sa may nakita na nga sa kanyang mga truck driver. Nakauwing ligtas ang dalaga at nagawa pang makapagsumbong sa mga pulis. Mabilis na pinuntahan ng mga pulis ang rest house ng profesor. Ngunit nang dumating sila doon, ay kakaiba ang kanilang dinatnan. Nakadapa na sa sahig si Alvaro at wala nang malay. Ngunit katakataka na yung buong katawan nito ay tila ba naging bato na. At ang mas nakakagulat pa ay may mga kalansay na narecover ang mga pulis sa iba pang bahagi ng bahay. Ang mga kalansay ay pinaniniwala ang mga buto ng mga naunang biktima. Wakas. Hello my loves! Shout out po sa mga nag-comment sa ating video na Pasyalan Horror Stories. Hello po kina Art Louie Kayabyab, Kilabot King, Isa Junko, Miko Peñafiel, at kay Carmelita Mabanag. Hello po kay Gary Tingson, Jack Bauer, Changmi Park, Rebecca Corpin, at hi po kina Ma'am Margie Malakad, Leia Rubejes, ML Account, Juan, and Ann Regala, Virginia San Juan, Mary Jean Monteclaro, Yam De Leon, Jesse Aguilar, at kay Ma'am Irene Castales at kay Ma'am Dimples Yumi.
Maraming maraming salamat po sa pag-comments ninyo at talaga pong ito ay malaking bagay para sa amin dahil kayo pong nagpapalakas ng loob namin para mag-upload sa araw-araw. Maraming salamat, my loves! Mwah!